This video is a tutorial kung paano gagamitin ang inyong phone as your webcam for OBS without downloading anything, without paying anything. Let's go! Okay, diretso na tayo sa tutorial. Pag-usapan muna natin kung ano yung mga kailangan natin. Una, of course, kailangan nyo ng phone nyo kasi yan ngayong gagamitin nating webcam. Pangalawa, kailangan nyo ng inyong computer kasi dyan tayo mag-run ng susunod natin gagamitin, which is OBS. So, kailangan meron na kayong OBS sa inyong computer. And then lastly, kailangan nyo ng internet connection. Hopefully, you have a reliable internet connection. Okay? Now, let's go to the steps. Step number one, kailangan nyo pumunta sa isang website. Yung website na kailangan ninyong puntahan is obs.ninja. So, that's obs.ninja. And then, go there and then you'll see this screen. Ang pipiliin natin sa apat na yan is itong nakalagay na create reusable invite. Click that and then lalabas tong screen na to. Now, the next step is before you click this generate the invite link, click nyo muna tong maximum resolution dito sa video resolution. And then once you're done with that, click the generate the invite link. Pagkatapos nyan, lalabas to. So, punta muna tayo doon sa unang link. May dalawang link dito, pero dito muna tayo. So, para maging webcam yung inyong phone, kailangan nyong i-click tong link na to sa inyong phone. So, that means kailangan nyong i-send yung link na yun sa phone ninyo via email, via messenger, via WhatsApp, via Viber. Basta ang point, mapunta yung link na yun sa phone nyo. Or, the other way around, just scan that QR code. So, yan yung gagawin natin ngayon. I'm gonna scan that QR code. Then go to that website. So, pagka-scanning nyo yan, ito na yung lalabas dyan. So, may lalabas dyan sa inyong phone na share your camera. So, just click that and then click allow and then magkakaroon kayo ng iba't ibang option. As you can see, ito na yung camera natin. Dinidisplay dyan yung top na view or itong actually front na camera ng ating phone. So, ang pipiliin ko yung back na camera kasi mas maganda yung quality nun. So, ayan. Yan na yung back na camera. So, just click start. Oops. And then, click this mute button. This is because ang gamit natin ngayon ng mic is itong mic natin na nakabit sa PC. Kaya, ikiklik ko itong mute button dito. Alright. So, now, we're done with the phone. So, we're done with the phone. Ang next natin gagawin is yung isa namang link na nandun kanina. No? So, itong isang link na to, we just need to copy this. So, just click on that. Click copy. Okay, click on that. Hindi nyo kailangan i-right click. Basta click, pagka-click yun dyan, copy agad yung mangyayari dyan. Okay? Now, after this, you go to your OBS. And sa OBS, what I need you to do is you click on this plus sign dito sa sources and look for browser. So, ito yung browser. Okay? And then, mapupunta kayo dito sa screen na to. So, just click OK. You can rename that if you want. But right now, I'm just gonna leave it as browser. And then, after that, itong URL na nakalagay dito. Ang ilalagay natin dito ng URL, yung URL kanina na kinapi natin kanina, right? So, just delete that and then just click paste. And then, pagkatapos yan, itong width, typically ang nilalagay dito, 1920 by 1080. Pero babalikta rin natin yan. And the reason being, pag phone yung ginagamit yung camera for this particular OBS.ninja, portrait yung kuha. So, gagawin natin dyan, 1080 by 1920. And then, just click OK. After yan, yan. So, ginagamit ng camera basically yung phone. Now, sabi ko nga kanina, no, medyo nakatayo siya, no, portrait kasi. So, what we need to do is we need to rotate that. So, just right-click your browser here, yung dun sa sources, and then just go to transform. And then click on rotate 90 degrees clockwise, I think. Yep, that's it. There you go. So, ayan, iharap natin dito. That's it, no? Yung nakikita nyong display na nandyan ngayon, this is coming from my iPhone. So, we have now our phone as our webcam. Okay? Right, so itong nakikita nyo ngayon, ito na nga, no, coming na to sa ating iPhone. So, I'll just use the other camera para maipakita ko sa inyo. Nilagay ko siya sa tripod.
So ayan. So ito yung ating iPhone ngayon, and then itong kuha na to ngayon para sa main camera ko. Pero itong pinapakita ko lang sa inyo, nilagay ko lang muna sa tripod kasi gusto ko ipakita sa inyo yung screen na to. Yan, yung side by side comparison ng shot ng main camera ko saka yung kuha galing sa iPhone. So ayan, no? I mean, we're just showing na yun nga, no? Yung ginagamit na natin yung iPhone natin as one of our cameras para dito sa OBS. One thing though here, kung mapapansin ninyo, medyo may onting latency. But that's because of course, parang binobroadcast pa ng phone natin sa internet yung kuha na to, and then sa kanya ibabato dito sa OBS. But it's obvious yan ngayon kasi nakikita nyo pareho, di ba? Yung nasa kanan ko, yung I think, no, nasa kanan ninyo sa screen nyo ngayon, that's my main camera, and then yung nasa left ninyo, pag nakatingin kayo sa screen ninyo, sa inyong YouTube ngayon, yung nasa kaliwa is the camera sa iPhone, and then yung nasa kanan, that's my main cam. So kung mapapansin nyo nga, may latency. Pero yung latency na yan, obvious lang yan kasi katabi ngayon itong iPhone na camera, yung main camera ko. But kung ang gagamitin nyo lang yung is yung iPhone mismo, hindi nyo yan mapapansin. Right? So this one, for example, hindi nyo na mapapansin na may onting latency. In fact, I think this one is napaka-optimized ng latency niya. Supposedly, may onting delay sa audio to. Itong audio ko, saka yung video, may onting delay. But, hindi masyadong obvious kasi it looks like they really optimized this one. Just in case na may sobrang delay yan, let me know. Pwede tayong gumawa ng tutorial niyan kasi sa OBS pwede pa nating isync yung audio sa video, but that will take another video. Meaning, mahaba kasi yun kapag ginawa natin o sinama natin dito sa tutorial na to. It will have its own tutorial video. Just in case you need that, let me know. Dito na natin tatapusin tong video na to. Sana nakatulong tong tutorial na to on how to use your phone, whether be it Android or your iPhone as your webcam, nang wala kayong binabayaran, nang wala kayong dina-download, but of course you just need a reliable internet connection. So if you like this video, please give it a thumbs up. If you don't, give it a thumbs down, and then please do subscribe to our channel. Nga pala, meron na tayong Discord server. If you have Discord, I'll post the link sa description ng video na to. Please do join that. Doon tayo, tamang kwentuhan lang, tamang tanungan, tamang, you know, bigayan ng tips kung paano pa natin mapapaganda tong mga streams natin and mga YouTube content, and also anything about tech, because this is a tech channel. Alright? Okay, again, this is Kamotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out!